Hello, hello mga kapamilya, kapuso, kapatid. Andirito na naman kaming muli. And today, naisipan ko na magluto ng merienda. So, ang lulutuin natin ngayon, actually first time ko itong lulutuin eh. Tinanong ko lang kay nanay kung paano. Ito yung dila-dila. Sabi ng mga matatanda. So, gagamit tayo ng glutinous rice. Ipapakita ko sa inyo. Bilog yan, pero mamaya ipa-flat ko siya. Kasi hindi lang siya kasya doon sa pinggan. So, 4 the ingredients and yung way kung paano ito lulutuin. Please, keep on watching. Okay, so ito na, simulan na natin. Hindi kailangan i-preheat ang pan, kabiloksan ko lang siya. So, ilagay na natin yung isang lata na 300 ml ito ng coconut cream o kakanggata. So, kung pwede rin kayong bumili dito sa palengke, actually, may nangyari kasi. Bumili na ako sa palengke nung kakanggata. Talagang piniga siya. Ang problema, hindi ko siya naluto agad, tsaka di nalagay sa freezer. So, ang ending, nasira, napanis siya. Umasim, pwede nang gawing suka. Di ba alam ko, ingredients yung suka. Yun. So, kaya buti na lang, meron akong ganito na nakaready. So, ito na, kasi sayang naman na prepare ko na yung ingredients kanina. Kailangan naman itapon ko siya. So, yun na. Inilagay ko yung isang pan ng coconut cream, kahit anong brand, pwede. 400 ml to. And then, 1 cup water. So, kailangan lang natin siyang pakuluin. Haluin natin siya. Actually, po pwede ko na rin ilagay itong half cup sugar. Yung half cup sugar, depende sa panlasa ngayon. Ganun lang yung nilagay ko kasi ayaw namin ng sobrang tamis. Kasi pag sobrang tamis din, baka hindi na rin makain. Usually, yung iba din ito nilalagay ng latik. So, yung mismong kakanggata, pinapakuluan nila, tas hanggang sa mag-reduce yung ano, doon nakakagawa ng latik. Pero dito, hindi na ako gagawa. Kasi, iba yung ilalagay ko na pang toppings dito later. Ipapakita ko sa inyo. So, ayun yung sinasabi natin na twist sa recipe. Kasi nga, marami naman lang gumagawa nito, di ba? Makikita nyo na to sa YouTube or sa online or sa Google. Pag nag-type kayo, lalabas na kung paano pine-prepare. Pero, iba-iba lang yung way ng ating pagluto. So, yung mga ganito, nilagyan natin ng konting paganap. So, ito na. Medyo nilakas ako ng konting apoil. Apoil? Apoil? Ano ba yan? So, pakukuloy natin siya. And then, para malusaw din yung asukal. Tapos, saka na natin po pwedeng ilagay itong ating mga dila-dila. Ito, hindi siya talaga bilog. So, malinis na yung kamay ko. Ika-flat natin siyang ganyan. Yan. Kaya sinabing dila-dila kasi nga, parang kala nyo daw dila. Pero parang itsurang palitaw din. So, ganito rin. Oo nga pala, next time palitaw lulutuin ko. Itatry ko din yan. Bango siya amoy niyo. Ito yung ano pala, yung nabibili na ano, na powdered siya. Tapos, lalagyan nyo lang ng tubig. Tatansya-tansyahin nyo lang pa konti-konti lang yung tubig na ilalagay nyo. Ganun. Ayan na. Kumukulo na siya. So, hihinaan natin yung apoy kasi matagal to. Siguro papatulong na ako kay Lian para mabilis mailagay na namin. Balikan namin kayo, okay? Ay, I'll be right back. Okay, guys. So, eto na. Nagtatry na kami na mag-tip-tip. Hindi siya ganun ka-perfect. O, yan. Pero, yun nga, nakarolyo, tapos ipipipin nyo lang siya, nidikit siya sa kamay ko, tapos ilalagay nyo na siya dito. Yan. Tapos, naisip ko rin nga pala, dapat ilagay na natin itong jackfruit natin, o langka. Nabili ko to sa palengke. Nung nabili ko to, medyo ang kulay pa niya, mamuti-muti pa, yung parang akala mo, gugulayin. Tapos, dahil na ano siya sa ref, yan, naging ganyan na yung kulay niya, oh. Naging yellow na, tapos matamis na siya. Ah. Yan. So, ilalagay na rin kasi mas maganda habang mas matagal siyang pinakukuluan, mas lalasa na yung ating ano,
So, ilalagay ko na lahat, maging generous tayo. Ano to, worth 50 pesos na langka. Tapos, itong glutinous rice is, I think it's 35 or 40 pesos ang 250 grams. Tama ba? Pero checkin ko yung label mamaya para sigurado, ah. Kasi sisingit ko dito, sasabihin ko sa inyo. So, check ko pagkahugas ng kamay ko. So, yan. So, gagawin muna namin itong mga ilan pa kasi meron pa dito. Oo nga pala guys, dalawa na yung nilagay ko. Tapos nilagyan ko siya ng isa't kalahating 1.5 cups ng tubig. Yan. Tapos pinapakuluan natin siya. Sabay-sabay na lahat. Ilalagay na rin natin to. Kasi yung idea nito maganda na mag-boil para lumabas na yung katas ng jackfruit natin o yung langka. Kasi yun masarap. Tapos titikman din natin kasi na 1/2 cup sugar lang yung nilagay natin. So, make sure na puti ang gagamitin nyo. Pero kung gusto nyo na may segunda mano, ba yung tawag doon, or brown sugar, kaya lang, pag brown sugar, magiging kulay brown din siya. So, hindi magandang tignan sa picture. Anyway, balikan ko kayo, ito time-lapse ko kayo. Yes, tama na ako. Hindi na timeline, ha. Time-lapse. At para tapusin namin ito ng ano ko. So, eto na. Luto na siya. Bali, parang in less than 10 minutes, in medium heat, habang kumukulo yung inyong gata, nilalagay nyo na yung inyong glutinous rice, yung galakong, at saka, kasi diba pinipit-pit namin kanina. So, pakita ko sa inyo yung malapit ang view. Yan. Nakita nyo yan, guys. Wow. Grabe. Yan, ganyan dapat yung ma-achieve nyo. Malapot-lapot na yung kanyang yung gata. Actually, nagpalapot talaga dyan. Ito ng glutinous rice eh. So, ayan na. Luto na siya. Ipiplating na natin siya. Pero, bigyan lang natin ng magandang view. Habang kumukulo siya. Okay, so ipiplating lang natin to and balikan ko kayo. Okay, so eto na, luto na ang ating ginataang dila-dila. Tada! Diba? O nga pala, ikokorek ko kayo, 500 grams yung glutinous rice kanina na ginamit natin. Bali, ano lang yun, palagay-lagay lang kayo ng tubig paunti-unti para mabuo nyo siya. And, gumamit tayo ng 2 lata na kakanggata. Or, pwede naman bumili kayo sa palengke, may nabibili yung medyo malaki na dalawang nyog na ipapano nyo. 2 piga, kasi una sa pagpapakulo ng jackfruit, yung pangalawang gata, and then yung first gata, yun yung sa huli na. Tapos, nagdagdag tayo ng additional 1/4 cup ng sugar. So, in total, nung kinuwenta ko, in less than 150 pesos, may merienda ka na. Tapos nakita niyo naman kung gaano kalaki yung aming lutuan, di ba? So, hindi lang siya para dito sa bahay kasi 5 lang naman kami dito for sharing siya. So, feeling ko, makakakain yung 10 hanggang 15 katao. So, may merienda ka na. Actually, pwede rin siyang ipangbenta kasi magkano lang din naman o ilang pirasong dila-dila yung mailalagay nyo sa isang maliit na microwaveable na maliit, na manipis. Hindi ako sure kung magkano'ng bentahan pero sa tingin ko po pwede siyang 30 pesos per tub. So, may merienda ka na, kikita ka pa ng pera, di ba? And yung huli pala, kasi ito naman isa pambahay lang, dahil wala tayong latik, ang ilalagay namin ay pancake syrup. So, masarap din to. Kasi dahil hindi naman siya ganun katamis, so, lalagyan natin siya. I-drizzle lang natin siya ng konti. Oh, yun na. Ayan. O, diba? Ito naman ay para sa mga bata. Para mainganyo sila.
na hindi lang pang pancake ang pancake syrup. Marami siyang pinagagamitang bagay. So, ito na. Ang gagawin namin ngayon dito, palalamigin muna namin siya kasi mas masarap siyang kainin, di ba, kapag malamig na. So, hahayaan namin na lumamig na konti, nilalagay namin sa fridge, eh. Yan na. Meron na kayong pang merienda, meron pa kayong pang benta. So, yung ingredients nito, makikita nyo at the end of this video. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. And, what else na? Yun lang. Maraming salamat. Bye! Kamay nak, bye! Bye!